labanan ng mga matatapang na tao, agawan ng teritoryo, matira ang matibay. Ito ang kwento ng labanan sa pagitan ng mga Cebuano at mga piratang galing sa katimugang bahagi ng Mindanao, ang mga Magalos at ang Scorched Earth Policy ni Sri Lumay, kung saan dito kinuha ang pangalan ng Cebu, ang Sugbo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ayon sa antiquarian na si Jovito Abiliana sa kanyang librong Aginid, matapos marating ni Sri Lumay ang isla ng Cebu galing sa Sumatra, ay itinatag nito ang kanyang sariling rahanit sa isla kasama ng kanyang anak na si Sri Alho na namuno sa mga lugar ng Karkar hanggang Santander sa bahaging timog ng isla. Habang ang kanyang pangalawang anak naman na si Sri Ukob ay namuno sa Nahalin, kabilang dito ang mga bayan ng Konsolasyon, Liluan, Compostela, Danao, Carmen at Bantayan sa bahaging norte ng isla. Bilang pinuno, si Sri Lumay ay kilalang istrikto, walang awa sa mga kalaban at matapang. Isa sa mga kanyang polisiya ay dapat lahat ng mga nitibo ay marunong magbasa at magsulat gamit ang ancient letterings ng mga Sri Vijayans. At mahigpit na ipinag-utos ng raha sa kanyang mga mandirigmang manggubat na palaging magpatrulya sa mga karagatan gamit ang kanilang mga balangay mula sa Nahalin sa norte hanggang sa Syalo sa timog ng isla. Kahit napaka-istrikto ni Sri Lumay, ito ay isang mapagmahal na pinuno, walang naitalang alipin na tumakas sa ilalim ng kaniyang pamumuno. Pero isang grupo ng mga nitibo na galing sa katimugang bahagi ng Mindanao, ang mga Magalos or Destroyer of Peace, ay sumalakay sa isla para mangluth at manguha ng mga alipin sa lugar. Nabigla ang mga nitibo sa isla sa mga Magalos dahil matatapang din ang mga ito at hindi basta-basta matatalo, meron din itong mga mabibilis na balangay, kaya nahirapan din si Sri Lumay sa mga taong ito. At ilang beses itong sumalakay sa lugar, kaya nagdulot ito ng malaking problema kay Sri Lumay, kaya marami sa kanyang mga subjects ang natangay nito para gawing alipin. Kaya ipinag-utos ni Sri Lumay sa kanyang mga nasasakupan na kapag sasalakay ang mga Magalos, kailangang sunugin ang buong bayan para wala itong makuha sa kanilang pag-aatake. Ipinatupad niya ang Scorched Earth Policy sa lugar. Pagkatapos ay nilagyan nila ng maraming depensa mga baybayin sa lugar para pag sumalakay muli ang kanilang mga kalaban ay mahihirapan itong makaabante sa mga bayan. Hanggang baybayin lang ang mga ito. Pero sumalakay muli ang mga Magalos sa isla at personal na pinamunuan ni Sri Lumay ang kanyang mga manggubat o mandirigma para sunugin ang lahat sa lugar. Umalis ang mga Magalos sa isla nang walang dala. At simula nung araw na yon, tinawag ng Kang Sri Lumay Sugbo ang isla ng Cebu or Sri Lumay Scorched Town. Kaya nang bumalik ang mga Magalos para mga attacking muli, hinarap na ang mga ito ni Sri Lumay kasama pa rin ang kanyang mga mandirigmang manggubat at nagsimula agad ng labanan sa baybayin ng Cebu. Napatay si Sri Lumay sa labanang ito, pero nakuha naman ng mga manggubat ang karamihan sa mga balangay ng mga Magalos, kaya konti lang sa kanila ang nakatakas habang minasaker naman ng mga Sugbuanon ang mga natitirang kalaban.
Pumalit naman kaagad ang bunsong anak ni Sri Lumay sa kanyang pwesto bilang bagong raha ng Subo si Sri Bantog at hindi na muling bumalik pa ang mga Magalos sa isla ng Subo. Sa ilalim ng pamumuno ni Sri Bantog, pinagpatuloy niya ang pulisiya ng kanyang ama at nag-organisa ng umuluhukan ang mga reporter sa mga sinaunang panahon na magdadala ng utos ng raha at ipapakalat ito sa buong isla mula sa Nahalin hanggang sa Syalo para masunod ng kanyang mga utos, lalo na ang utos tungkol sa depensa sa kaharian at sa produktong pang-agrikultura. Pero isang sakit ang kumalat sa isla at tinamaan ng maraming tao sa Subo na nagresulta sa pagkasawi ng maraming buhay kasama na ang raha na si Sri Bantog. Pumalit naman kaagad si Sri Humabon bilang Raha Humabon, ang hari ng Cebu. Sa ilalim ng pamumuno ni Raha Humabon, yumaman lalo ang Subo at nakipagkalakalan sila sa pantalan ng sinagbuyang hingpit, a place for trading, or Cebu, isang lumang salita para sa barter or trade na siyang naging Cebu na ngayon. Ang scorched earth policy ni Sri Lumay ang pinakaunang taktika militar na ginamit sa mga kapuluan dahil dito nailigtas niya ang kanyang mga nasasakupan na maging bihag ng mga kalaban at binigay ang kanyang buhay sa kanyang bagong itinatag na kaharian. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.